Hi guys, for today's video, ayan, at maaga nga akong nag-guess ng ating sarili. Dahil nga, pupunta tayo ng Kalbayog ngayon at nag-email na sa akin yung BIR. Ayan, dahil Lunes ngayon, hindi nga nakapasok si Alter dahil na ayaw niyang pumasok guys dahil wala daw siyang mama doon sa school. Kaya ayan, pinabsent ko lang muna si Alter, no? At ayan, mabilis lang naman ako doon sa Kalbayog dahil nga pagkuha na lang ng aking teen ID. At ayan nga, gumayak agad ako dahil natutulog pa si Alter para hindi niya ako makita. Naaalis na ako at pupunta ako ng Kalbayog kasi nga baka iiyak-iyak yun. Alas 6 pa nga lang dyan at nagwe-waiting na ako ng masasakyan papunta ng Katbaluga. At saka van lang yung aking sasakyan guys, no? Dahil para mabilis tayong makarating doon sa Kalbayog. Ayan na nga at nandito na nga ako sa terminal ng Kalbayog at pauwi na ako dyan dahil mabilis lang naman talaga kuhanin yung aking ID. Bus na lang din yung aking sinakyan pag uwi at hindi naman ako nagmamadali, no? Ayan yung BIR na pinuntahan ko at hindi na nga ako nakapag-video-video doon dahil nga maraming tao na nakapila. Mabilis lang talaga guys kuhanin yung aking ID, no? Dahil nga nag-email sa akin noong 25 pa yung nag-email tapos kagabi ko lang nabasa. Kaya ayun, dali-dali akong pumunta agad Lunes. At saka ayun na nga yung balita, hindi nga nakapasok si Alter dahil ayaw niya rin pumasok dahil nga wala daw siyang mama doon sa school. Kaya mga next day na siguro papasukin natin si Alter, no? Baga Wednesday siguro guys kasi bukas na naman ulit, pupunta na naman ulit tayo ng Tacloban dahil nga meron akong seminar doon at kailangan talaga nating puntahan dahil meron kaming tour sa aming sa card ata yun ganon. At hindi pwedeng i-cancel guys dahil nga nakabook na iyon. Ayan na nga at nandito tayo sa beach ng Kalbayog, no? Ang ganda talaga ng beach nila dito at ang dagat. Gusto ko talaga maligo dyan kaso lang wala tayong oras na maligo dyan. At saka nang pumupunta naman talaga tayo ng Kalbayog, hindi naman pagligo yung pinunta natin, no? Meron tayong mga papel na lilalakad hanggang tingin na lang talaga tayo sa mga dagat-dagat na yan. Ayan, ang ganda ng Santa Margarita, no? Padaan-daan na lang talaga tayo at ang aga ko rin talagang umuwi at nakauwi sa bahay namin at buti na lang talaga maaga akong umuwi dahil nga meron kaming FDS. At sakto lang talaga pag-uwi na pag-uwi ko, ayun, malaman ko na mayroon palang FDS at pumunta agad ako sa daycare center at doon nag-FDS, no? At hindi pa talaga ako kumakain, mga alas 2 na ata yun. Kaya ayun at naka-attend din ako. Sayang kasi guys dahil dalawang buwan yun yung FDS na iyon. Kaya sayang talaga at dali-dali talaga ako nagpunta. Ayan na nga at punong-puno yung bus yung aking nasakyan at buti na lang talaga guys is nakaupo ako. At ayan nga, hindi na nga ako dumaan doon sa kanila Maika dahil nga nagmamadali rin ako, o diba? Dahil nga may FDS kami at umuwi agad ako dito sa aming bahay. At pagdating ko nga dahil wala akong pasalubong, nagalit si Alter sa akin. At hindi ko raw siya binilhan ng pasalubong dahil nga nagmamadali din ako guys dahil ang sakit-sakit talaga ng ulo ko sa biyahe ata at wala pa akong kain dyan. Hindi ako nag-almusa, hindi man ako nagkape, nagbaon lang talaga ako tubig na may asin. At maganda talaga pag nagbabiyahi ka, tubig lang talaga yung baon mo para ka makapag-fasting din. Ang sarap ng feeling pag nakapag-fasting pero tiis-tiis din, no? Dahil napakasakit ating ulo. At buti na lang talaga ngayon ay hindi maulan. Tingnan mo naman yung ating kalangitan. Blue-blue siya, no? At ang ganda tingnan ng ating kalangitan. At wala talaga siyang kaulan-ulan. Super init. Kaya sumakit talaga yung ulo ko nung pag-uwi na sa bahay. Kaya ayun, kumain na agad ako dahil nga may dala akong masag. Bumili ako doon sa may, ewan ko saan ba yun, basta yun may mga daan na nagtitinda doon. At saka pag-uwi na pag-uwi ko guys, ayan nga at nagpalinis na rin ako ng kuko, no? Dahil nga pupunta tayo ng Tacloban bukas at nakakahiya naman yung ating kuko. Matagal nang hindi na linisan yung aking kuko. Ayan, si Alter, kasama na natin. Siyempre, ang ating trabaho, araw-araw, hindi natin pwedeng kalimutan maningil dahil atin yung hanap buhay at ang taas pa ng araw dyan dahil hapon na at alas 5 na, mataas pa rin yung araw. Ayan, at wala na naman ulit tayong camera girl, sariling sikap na naman ulit tayo dahil nga si Amshi ay nagagawa ng kanyang project, o diba? Project nila ang aga-aga, Lunes na Lunes pa lang, kapapasok pa lang nila, may project agad. At buti na lang talaga
maaga rin umuwi si Ate Dronby at nakapagbantay siya ng tindahan. Ayan, at nakapaningil tayo, no, dahil si Papa Udon nga ay natulog na sa mga oras na iyan dahil nga mag-duty pa yan mamayang gabi. At pasalamat na lang talaga tayo guys sa ating mga anak, no, na hindi talaga din nagre-reklamo sa mga gawain at pag na ano sa tindahan natin, yung naiiwan natin ba sa ating tindahan ba yung ating mga anak, dahil nga nakakapaghanap buhay rin tayo at nakagpahinga rin si Papa Udon ngayon dahil siya nga maghapon nagbantay ng ating tindahan. Ayan na, at nililista ko talaga dito kay nanay yung kanyang balance dahil nga hindi siya nakakabayad dahil nga napakahina daw ng ano ngayon yung kanyang tinda ba daw, kunti pa lang daw yung benta niya. Kaya ayun, nilista ko lang naman ulit yung balance. Ayan, at pauwi na tayo. Kasama ko si Alter, syempre, at may nakita akong kaibigan dyan na si Ate Edna. Shout out sa kanya. Ayan, nagbibili siya ng mga dahil naglalako iyan siya guys ng gulay sa umaga, no, at naubusan daw siya ng lumpia wrapper doon sa kabila. Kaya tinuro ko yung sa panaming dinideliveran na lumpia wrapper dahil sinabi ko sa kanya na sa amin naman iyon. Ayan, dahil tapos na tayong maningil, ipapalaminit ko na yung aking ID. At talaga namang napakalinaw ng ating araw ngayon at hindi umulan kagaya kahapon na ang lakas-lakas ng ulan. Yan, waiting kami sa aming driver dahil nga namamalingke pa siya. Inutusan siya ng mama niya dahil yung mama niya rin is naglalako din yun sa umaga ng mga gulay-gulay. Ulam ba na mga luto na guys ba? Siya rin yung naglalako nung sa umaga. Nabili yung asawa ko ng munggus, kalabasa at kung ano-ano pang mga tinda niya. So ayan na nga yung ating tin ID, no? Ipapalaminit ko na siya dahil nga excited ang person at baka mabasa pa siya. Ayan na nga, pumunta na tayo dito sa naglalaminit. Ayan, murang-mura lang yung bayad guys, 30 pesos. Ayan nga si Alter, may tinuturo dyan. Akala ko kung ano yung pinapabili niya sa akin, yun pala, yung tumbler na tag 500 pesos. Ay naku, wala tayong pambili ng tag 500 pesos guys, dahil nga nagtitipid tayo ng pera ngayon. Kahit nga ulam, nagtitipid kami ngayon, bumili nga lang kami ng tamban na ulam para makatipid tayo sa ulam. Dahil nga napakatungmal pa ngayon kahit may pasok na. Ayan na yun, tinuturo niya guys, o natagpa 500 daw yung tumbler na iyan. At nandito pa naman si Alter sa gilid ko at ang ingay-ingay niya. Ayan, at papunta na tayo ng Boray sa Palinki. At bibili na rin kami ng harina dahil nga naubos na naman ulit yung ating harina na naka-stock doon sa bahay at hindi ako nakabayad ng aking utang doon sa aking binibilhan ng harina guys. Bukas na lang ako magbabayad. At sakto lang talaga yung aking naisingil. Binili natin ng harina at saka munay na 100 pesos. Kaya nga sinabihan ko si Alter, wag muna tayong bibili ng kanyang tumbler na napakamahal-mahal. Bibili lang tayo ng tumbler na medyo mas mura-mura pa doon, ano? At saka ayan na, nagpabili din yung bata ng ice cream. Hindi talaga mapigilan yung bata, no? Sabi ko nga magtipid-tipid kami, kaya ayan, pinagbigyan ko na lang talaga guys ng ice cream. O siya, puputulin ko muna ngayon. Hanggang dito na lang yung ating video. Bukas naman ulit tayo magpatuloy. Thank you so much and God bless us all. Bukas naman ulit.